Mabait na estudyante, aktibo sa physical education at naging opisyal ng Citizen Army Training noong high school, siya si Omar Kayam Romato Maute, isa sa mga leader ng Maute Group. Matatagpuan sa gitna ng magagandang tanawin ng Llano del Sur, ang munting bayan ng Butik kung saan ipinanganak si Omar Maute. Siya ay nagmula sa pamilya na deboto ng Muslim mula pa noong taong 1985. Ang unang taon niya ay hindi kapansin-pansin dahil sa ito'y minarkahan ng katahimikan ng komunidad na kanyang kinabibilangan. Ang pamilya niya ay may pribilehiyo kumpara sa marami, kaya naman siya'y nabigyan ng edukasyon na pinagsama ang mga turo ng Islam sa mga batayan ng buhay sa bansa. Ngunit taliwa sa inaasahan ng mga tao ang sorpresang ginawa ni Omar, kung saan isang madilim at hindi angkop ang pananaw sa kanya ng mga tao. Ayon sa ibang nakakakilala sa kanya, ito'y maituturing na mabait, kaya naman hindi nila maunawaan kung papaano siya naging isang terorista at nagkaroon ng madilim na pananaw o mga ipinaglalaban. Dahilan upang magawa nito ang mga bagay na hindi inaasahan at tila hindi makatarungan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagbago ang kanyang mga pananaw at direksyon? Kung ano ang mga nagtulak sa kanya? Alamin natin sa mga susunod na bahagi ng istorya. Si Omar ay kilala bilang isang mabait na individual, ngunit habang tumatanda ito ay nagsimula na siyang magpakita ng mga palatandaan ng mas malinaw na aksyon patungkol sa kanyang mga pansariling paniniwala at pananampalataya. Hindi maitatanggi na sa paraan ng pag-iisip ni Omar na may impluwensya rito ang kanyang pamilya at relihiyon, at hindi rin maikakaila na nagkaroon ng malaking ambag sa katauhan niya ang mga kaganapang nasasaksihan niya sa kanyang paligid, dahilan upang mahubog ang kanyang pananaw tungkol sa realidad ng mundo. Malaking impluwensya rin ang makabagong teknolohiya sa kanyang pagbabago dahil marami siyang nalaman dahil dito. Nang mapagtanto niya na hindi patas ang batas pantao ng bansa kung saan ang puwersa ng gobyerno ay matagal na rin nakikipaglaban sa grupo ng mga rebelde, nakita niya ang kanyang sarili bilang isang tagapagtanggol ng karapatan ng mga naaapakang tao. Nagsimula siyang maniwala na ang marahas na jihad o pagpapahira ay hindi isang tungkuling pangrelihiyon, kundi isang daan upang ituwid ang kawalan ng katarungan at pangaapi sa mga malilii. Ang mga ito ang naging dahilan ng pagbabago ni Omar Maute na nasaksihan din ng mga dati nitong guro. Ayon sa mga ito, hindi nasasangkot sa kahit anong gulo at hindi rin gumagawa ng away si Omar noon dahil ito'y maituturing na hindi makabasag pinggan. Kaya naman, nagtaka sila sa kung papaano ito naging isang pangunahing tauhan sa isang umuusbong na organisasyong ekstremista. Katuwang ang kanyang kapatid na si Abdullah, inilatag niya ang pundasyon para sa magiging grupo na may pangalan na Maute Group o Islamic State of Lanao o ISIL, na siyang militanteng organisasyong nag-uugnay sa ISIS at may layuning magtatag ng caliphate sa bansa. Siya at ang kanyang kapatid ang namuno sa grupo at ang pangalan ay hango sa apelido nila. Si Abdullah ang pinakapinuno at si Omar naman ang tumatayong pangalawang tagapagtatag ng nasabing grupo. Ang kanilang diskarte at ginawa ay walang kompromiso. Kahit ang pakikipag-ayos ay wala sa plano at ang mga aktibidad nila ay malaki ang naging epekto sa buong Lanao. Hinangad ng Maute Group na ipakita ang kaalaman at paniniwala ng Islam ukol sa kanilang sariling pagkatao at hindi lamang ang hamunin ang gobyerno. Sinasabi rin na ang kanilang pag-angat sa katarungan ay sinamahan ng nakagugulat na mga pagkilos ng terorismo, kabilang na ang pagtatanim ng bomba sa Davao City noong 2016 na yumanig hindi lamang sa nasabing lugar kundi sa bansa mismo. Mayo taong 2017, naglungsad ang grupo ng isang masusing plano ng pag-atake sa Marawi City, kabilang ang iba pang mga militante,
kung saan ang nakagugulat na pangyayaring ito ang naging dahilan upang tumatak at umusbong ang pangalan ni Omar Maute. Ang desisyon umanong ito ay tumatak sa kasaysayan bilang isa sa pinakamadilim na kabanata ng paglaban ng bansa sa ekstremismo. Sina Omar at Abdullah na nagplano at nag-utos sa pag-atake mula sa mga ito ay determinadong gawing puso ang Marawi City sa kanilang nagpakilalang kalife. Ang mga sumunod na laban ay tila walang kabuluhan, kung saan ang militar ng bansa na suportado ng mga international na kaalyado ay humarap laban sa mga armadong militante. Matapos ang mga buwan ng matinding labanan, naiulat na ang magkapatid ay naitumba na at ang gulo ay natapos din. Ngunit ang lungsod na pinangyarihan ay gumuho at ang mga taong apektado'y nagkaroon ng buhay na miserable. Ang ilan ay nasugatan at iba naman ay may daladalang takot na nararamdaman. Ang pamana ng Maute Group at ang mga nakagugulat na pangyayari sa Marawi Siege ay patuloy na nagbibigay ng mahabang anino sa Pilipinas. Nagsilbi itong isa sa malagim na paalala ng mga panganib ng radikalisasyon at ang mapangwasak na naidudulot ng terorismo. Sinasalamin ng kwento ni Omar ang ilang mahalagang aral, kabilang na ang kapangyarihan ng mga ekstremistang ideolohiya at panganib ng online radicalization. Binigyan din ito ang pangangailangan para sa mga komprehensibong solusyon upang matugunan ang mga ugat ng salungatan, kahirapan, marginalization at ang mga issue tungkol sa pamamahala. Dahil dito, nagkaroon ng panawagan para sa international cooperation para sa paglaban sa terorismo at ekstremismo na wala umanong ginagalang na mga hangganan. Sa paglubog ng araw sa minsang nabagabag na bayan ng Butik, ang kwento ni Omar Maute ay nagsisilbing isang matinding babala na hindi rin aasahan at baka ito ay maulit. Kaya ang lahat ay nananatiling may pangamba. Ito ay isang babala sa atin tungkol sa mga panganib na nakatago sa madilim na sulok ng radikalisasyon at ang kahalagahan ng walang sawang pagtatrabaho upang pigilan ang mga tao na tulad niya na bumaba sa landas ng karahasan at pagkawasa. Sa pagtatapos ng gera, hinarap ng bansa ang napakalaking tungkulin, kabilang na ang hindi lamang pagtayo ng mga bahay, gusali at lugar ng lungsod, kundi pati na rin ang mga nasirang buhay ng mga residente ng nasabing lugar. Nakabibigla ang bilang ng mga tao dahil libo-libong mga sibilyan ang nawala ng tirahan. Marami rin ang nasawi, kabilang na ang mga militante at mga magigiting na sundalo at mga inosenteng taga-Masip. Iba-iba ang naging tugon ng gobyerno. Ang mga pagsisikap ay ginawa upang makatulong at masuportahan ang mga naapektuhan. Ngunit sa kabila ng mga ito ay ang mga peklat na malalim na naiwan. Ang mga tao ay dumanas ng trauma kahit paman sila ay nakaligtas. Isa itong patunay ng matindi at kakilakilabot na kanilang pinagdaanan dahil sa kabila ng kanilang pagkakaligtas ay ang kawalan ng ideya sa mga gagawin nila ng mga oras na iyon. Ito ang isa sa negatibong epekto ng terorismo dahil nagdudulot ito ng hindi tamang pisikal na pagkasira. Habang ang magkapatid na Maute ay naiulat na nasawi, ang impormasyon na kanilang kinakatawan ay patuloy na nagbibigay ng mahabang anino sa rehiyon. Ang Pilipinas ay nananatiling mahina sa impluensya ng mga ekstremistang grupo, kapwa domestic at internasyonal. Ito ay isang paalaala na kahit na ang pagkasawi ng mga salarin sa gulo at kahirapan dinanas ng mga ito ay hindi patunay na tapos na ang nangyari at makakalimutan na ito. Dahil sa ilalim at dilim ng mga pangyayari, hindi pa rin maiwasang mangamba ng mga tao gaano man karami ang suportang ilatag at iabot ng gobyerno. Ang pagsisikap na labanan ang ekstremismo at radikalisasyon ay nagkaroon ng panibagong pangangailangan para matugunan ang hinahangad na kaunlaran at pagbangon. Nagtulungan ang mga komunidad, lider ng relihiyon at pamahalaan upang pigilan ang pagkalat ng mga ideolohiya. Nagkaroon ng mga propaganda dahil sa kapangyarihang dala ng makabagong teknolohiya.
Binigyan diin din ng Marawi Siege ang kahalagahan ng internasyonal na kooperasyon sa paglaban sa terorismo, kaya naman nagkaroon ng suporta ang bansa mula sa mga kaalyadong karatig bansa. Ang pagbabahagi ng katalinuhan at pagsasanay ay mahalagang bahagi ng pakikipagtulungan at itinampok nito ang magkakaugnay na katangian ng pandaigdigang seguridad kung saan ang banta ng terorismo ay walang hangganan. Sa patuloy na paglalakbay ng Pilipinas tungo sa pagbangon, nananatili ang mga tanong tungkol sa pangmatagalang epekto ng pagkubkob sa Marawi at banta ng ekstremista. Nagkaroon din ng ilang mga tanong kaugnay na kung sapat ba ang mga aral na natutunan upang maiwasan ang muling pagkabuhay ng militansya. Ang mga banta ay nananatiling nasa paligid, kaya naman ang mga sagot sa katanungan ay hindi malaman kung magkakaroon ba talaga ng tunay na kapayapaan at kaligtasan ang mga mamamayang naapektuhan. Dahil sa kwento ng buhay ni Omar, namulat ang mga Pilipino na hindi lahat ay dapat na pagkatiwalaan, mas lalo na kung hindi natin ito lubos na kilala. Ang pangyayari na ito ay hindi lamang nagsiklab ng katakot-takot na pakiramdam at tumatak sa kasaysayan. Dito ay pinapakita na ang bawat isa ay maaring magbago, depende sa ninanais o pipiliin na landas. Bagaman ganito ang sinapit nila, hindi naman nawala ang tunay na kultura at tradisyon ng mga Pilipino, at iyon ay ang maging matulungin, mapanuri at magkaisa upang maibangon at maisaayos ang nasira at nawasak na ari-arian, pati na rin ang tiwala na sila ay ligtas pa rin naman. Tunay na maraming maidudulot ang desisyon nating baguhin ang kalakaran dahil sa buhay ni Omar. Nakita natin na mula sa isang tahimik at mabait na individual, ang karanasan niya'y nagtulak sa kanya upang magtatag ng grupo na susugpo sa problema ng realidad na kanyang kinamulatan. Tunay rin na ang epektong kinahaharap natin dahil lamang din sa desisyon at hakbang nating isinagawa. Dahil anuman ang kinahinatnan ng buhay ni Omar, iyon ay dahil sa kanyang naging paglaban para sa maling ideolohiya at paniniwala. So ngayon, alam mo na ha?